Magandang araw muli mga kaibigan. So, nandito na naman tayo para tingnan naman kung ano yung magiging sequence ng TBM operations para sa CP101 ng Metro Manila Subway Project. So, itong CP101, ito yung napapaloob sa Partial Operability Section ng MMSP. So, it consists ng East Valenzuela Station, Depot, Quirino Highway Station, Tandang Sora Station, at saka North Avenue Station. Kumbaga, si itong section na to, kasama yung apat na station, sila yung unang mag-ooperate in the future. So, tingnan naman natin yung magiging pagkakasunod-sunod ng construction at saka launching ng TBM dito. So, una, bali, kinonstruct na nila yung sa depot, then sa shaft, and then yung nag-acquire na sila ng lupa sa Tandang Sora Station, and then sinisimulan na nila yung civil works sa North Avenue Station noong time na yon. So, yung unang TBM na naka-ready dun sa launching shaft, sa entry shaft or launching shaft ng sa depot, siya yung unang ila-launch o siya unang magta-tunneling. So yung TBM 1 and 2, sila yung mauunang mag-tunneling papuntang Quirino Highway Station. Then, ang mangyayari ay doon naman sa North Avenue Station ay doon naman ilalunch yung TBM number 3 and TBM number 4. Yung mga parts noon ay pre-prepare na nila. And then, base doon sa mga footage ng ating mga infra-vloggers ay pre-prepare na nila yung tunnel, yung entry ring doon sa launching shaft na nasa North Avenue Station. So yon yung mga TBM doon papunta sa Tandang Sora Station. Doon siya dadabas, doon siya iaangat. Ngayon, yung TBM 5 and 6, doon naman siya lalunch sa Tandang Sora Station at doon siya mag-exit sa Quirino Highway Station. So nandito yung mga parameters niya. So from the launching shaft hanggang papunta ng depo papunta sa Quirino Highway Station ay may 1.5 kilometers or 1,509 meters. No? Then yung pagitan naman ng Tandang Sora at Quirino Highway Station, yung tunnel doon ang length ay 1.4 kilometers o 1,400 meters. 1,458 meters. And then between naman ng Tandang Sora at North Avenue, yun yung pinakamahabang tunnel sa contract package na ito ay 1.7 kilometers. So, almost 1.8 kilometers siya. Or 1,780 meters. So, dito sabi, ang average tunnel depth, yung kumbaga yung average na lalim ng tunnel ay 18.5 meters or almost 60 feet. Ang lalim. So mula sa ground mas ang pinakamalalim na ang average depth niya ay halos 60 feet. So then syempre mas lalalim 'yon dun sa mga lowest section kagaya ng dun sa may tulya at under ng Tulyahan River. Kaya may mga areas na mababa yung ground level. So naman yung productivity ng tunnel boring, yung gaano haba yung natatunneling niya ay 180 meters per month. So let's say 180 meters, 180 meters per month divided by 30, halos 6 meters per day average, yun yung normal ano niya,
tunnel boring niya, 6 meters per day. Positive or negative 6 meters per day ang mangyayari. So then, almost 12 months or almost a year, it will take almost a year para matapos niya ang kada section. So, itong papunta sa Quirino Highway Station from Depo, 1 year. Ganun din yung ibang mga section. So, tingnan naman natin yung timeline niya. So, yung timeline. So, itong timeline na ito para to dun sa mga TBM na ilalunch sa mula Depo papuntang Quirino Highway Station. So, una, 'di ba, nag-ceremony sila nung January of this year. Yung kasama nandoon yung TBM assembly preparation work. Yung nung inassemble yung mga TBM hanggang sa i-prepare sila for launching ceremony. And then launching, initial drive niya eh nagsimula na rin nung time ng ceremony. So, ano ba yung sinasabing initial drive? So, yung initial drive, eh, yun yung first phase ng operation ng TBM kung saan, eto may illustration tayo, kung saan ay kailangan muna niyang maghukay, magtunnel ng space and a certain length kung saan para ma-accommodate niya yung kanyang mga backup cars. So, kailangan maghukay muna siya initially, kaya initial drive, magtatunneling muna siya ng space kung para yung space na yun, kung gaano kahaba yung magiging ma-accommodate nung kanyang mga backup cars. Like that. And then, by that time, nandito na siya. Diba? Then, ang mangyayari, base dun sa timeline, pag natapos yung initial drive, tigil siya, system change. Magsi-system change siya. And then, may initial drive to pa ulit. So, doon na ikakabit yung mga backup cars niya. So, ito. Yung mga backup cars, sa initial drive niya, nandyan sila sa taas. Nagsusupply ng polymer yung ginagamit niya sa para sa pag-stabilize ng ground, nagpo-provide ng power, nagpo-provide ng cooling, lahat ng kailangan ng TBM para sa kanyang maayos na operation ay sinusupply ng mga backup cars. Then tsaka sila ibababa, then tsaka sila ipupunta dun sa kakabit sa TBM. So, let's say na ilagay na nila lahat mga backup cars. Ang makikita nyo, di ba, ano na siya, kumbaga, buo na siya. Yung nakikita natin dun sa, yan pa lang eh yung shield body. Kumbaga, yan yung pinaka-head nung TBM. Hindi lang yan yung buong TBM. Kung mapapansin niyo dito, may mga natatakpan ng blue na yero, yan yung mga backup cars niya. And then kung mapapansin niyo, tingnan natin kung may zoom in natin. Merong mga wires, mga cables na going from the backup cars, papunta siya sa baba, papunta siya dun sa
TBM. Nagsusupply siya ng mga kailangan ng TBM. Cooling, electrical, yung mga kanyang mga oil na kailangan, tsaka yung kakailanganin niyang mga grout sa initial drive niya para sa pag, kasi sa initial drive naglalagay na rin sila ng tunnel, no? Nung initial drive, nasa taas pa yung mga backup cars niya. Then balik tayo sa drawing. So noon, ngayon pagkatapos ng initial drive at nag-system change na siya, ikinakabit na yung mga backup cars niya. And then dun sa timeline, nag-initial drive 2 na siya, then system change 2, dun na siya bubuin mismo, no? kasama yung kanyang conveyor belt system niya. Kasi itong mga soil na na-excavate niya nung una ay malapit lang kasi siya dito sa entrance, so madali siyang na-i-dispose kasi nandito siya. Nandito rin yung kanyang parang pump kung saan yun yung naglalabas ng mga soil, then pinapadaan sa pipe papunta dun sa temporary mock storage area niya, yung pit kung tawagin, yung kanyang mock pit, dun niya ilalagay. Ngayon dahil malayo na yung TBM, ang gagamitin na niya ay conveyor belt system. So meron siyang initial na conveyor dito sa taas ng mga backup cars, and then ipapasa niya dun sa conveyor na nandun naman sa gilid ng na isi-set up sa gilid ng mga tunnel, at yun yung ilalabas sa papunta dito sa entry shaft at iaalis siya. It's either by pipe or by mga mock containers like that. So yun, pag natapos na yung kanyang initial drive ay pupunta na siya sa main drive, kung saan dito ay mas mabilis na yung kanyang magiging operation. Kumbaga full speed na yung kanyang pag tunneling kasi nasa buo na yung kanyang backup cars, and tuloy-tuloy na yan na aabante. Hanggang sa makaibabaw siya dun sa kanyang exit shop, dun sa, in this case, sa Quirino Highway Station. So, tingnan natin yung sequence niya. So, sabi dito, subterranean section sa underground, sa ilalim, sa pagtatunnel niya. Ngayon, ito yung mga dates kung saan nangyari yung initial drive, 150 meters from the launching shaft. And then, umandar ulit siya, papunta dun sa boundary ng depot at saka ng NLEX segment. O sa Mindanao, sa panulo ka ng Mindanao Avenue at saka ng NLEX segment. Then dito, sinimulan niya yung main drive niya. Ngayon, ito, dadaan siya sa ilalim ng Tulyahan River by this time. Sabi nila dito ay August 23, pero tignan natin kung mapupulpil nila yung schedule na yan. So nakalagay dito, the first TBM will launch today. So at that time, nung January. Ngayon, yung second TBM, ay 2 months later. Although now, it's already more than 2 months, pero sa tingin ko, nandun pa rin yung TBM. So, mukhang hindi yata nasunod yung schedule. No? Pero, ang reason kasi, kaya hindi nila pinagsabay, kasi magkalapit lang naman yung magkalapit yung tunnels ng TBM. Para at least yung operation ng isang TBM, hindi masyadong maka-apekto dun sa
sa katabi niyang TBM. So at least pag naghukay na yung pangalawang TBM, meron ng naka-establish na tunnel at hindi magkakaroon ng possibility na gumuho yung pagitan nila kasi magkatabi lang sila na magta-tunneling. So yung pagitan nila may chance na gumuho yung pag talagang sabay sila. So at least merong isa na na-establish na nila yung tunnel. So ngayon dito may nakalagay influence zone. Dito yan sa start nung sa underpass ng sa may Mindanao Avenue. So yung influence zone, ang ibig sabihin niyan, merong mga structure or piles na maaaring maapektuhan. Kagaya nito. Ito yung tunnel, bago medyo malapit siya dun sa mga piles, existing piles o yung mga pundasyon na nasa ilalim. Yung mga malalalim na pundasyon yan, for example, sa mga viaducts, sa mga columns. Yung influence zone na yan, kasi kailangan maging ano sila dyan, maging extra cautious sila. Although yan naman ay pinag-aralan yun ng mga engineers bago yan ay nila execute. So alam nila kung ano yung positioning dapat ng tunnel nila in relation sa mga underground piles. Kasi may effect yan dun sa piles pag masyado siyang malapit. May effect yan. So in-indicate nila doon yung kanilang influence zone dito sa area na to. So at least at that area, dapat medyo ano sila, careful sila sa pagpo-position ng kanilang TBM habang nagtataneling. And then after this coming December ay mag-a-arrive na sila sa Quirino Highway Station. Kaya ngayon puspusan yung ginagawa nilang pag ko-construct doon sa Quirino Highway. Kung mapapanood nyo yung mga updates ng ating mga infrastructure vloggers, makikita nyo na puno na ng mga heavy equipment doon sa area na yun at nagsisimula na silang mag-excavate ng mga tunnel, ng mga diaphragm walls. So, susunod naman yung TBM-4 at saka TBM-3 around July 2023, this year, ay magsisimula na rin silang mag-tunneling. So ngayon, pre-prepare na nila yung pre-prepare na nila yung entry shaft. So ang target nila, July 2023, they will arrive July 2024 sa Tandang Sora Station. Kaya dapat by that time, magsisimula na rin yung excavation construction sa Tandang Sora Station. So kung mapapanood niyo yung overview natin ng Tandang Sora Station, sa gitna ng Mindanao Avenue itatayo i-excavate yung underground station. Hopefully napanood niyo rin yung video, so at least maintindihan niyo yung process kung anong gagawin doon. So ito, meron din siya initial drive kung saan unang takbo ng TBM. Then i-assemble niya yung kanyang mga backup cars. And then main drive. Kung makita nyo, may influence zone din dito. So they have to be cautious sa positioning ng TBM nila habang nag-excavate. And then they will pass around March 2024. They will pass across the concessional road. Congressional road, sorry. Yan. And then by July 2024, 1 year, arrive na sila sa Tandang Sora Station. Kung saan, paglabas ng TBM, i-dismantle siya at iaangat ulit siya. And then the next phase is from Tandang Sora Station around August 2024, kasi may preparation pa ulit na gagawin para sa mga TBM. Initial drive again, and then main drive after the ma-configure na yung mga backup cars niya,
may madadaan ng influence zone dito. Then main drive. Hanggang maka-arrive sa Quirino Highway Station. At that time, sigurado na tapos naman na yung exit shop. So at least by that time, successful na. Kung wala namang problema mangyari, mai-extract na nila, mai-aangat na nila yung TBM mula doon sa Quirino Highway Station. So yun ay estimate nila mag-a-arrive, target nila mag-a-arrive ng August 2025. So each section, 1 year. So from 2023, 2024, and 2025, yung magiging operation ng CP101. So yeah. By that time naman na simultaneous naman kasi yung mangyayari dyan, at that time natapos na yung sa Quirino Highway Station. So habang nagtataniling yung nandun sa may North Avenue, ginagawa na rin nila yung mga electromechanical nung mga natapos na tunnel. Siyempre, hindi naman yung nakatenga lang para hintayin muna nila matapos lahat bago nila gawin yung mga electromechanical. Ibig sabihin nun, yung rails, yung mga electrical works nung tunnel, gagawin na nila yon. So, umaga, in harmony yung gagawin nila, synchronous na habang may ginagawa doon, multitask, parang ganun. So, yun, hopefully, medyo nagkaroon kayo ng idea sa gagawing TBM operations na dito sa CP101. Itong mga slides na ito, ito yung present ng contractor doon sa launching ceremony ng TBM. Nung nandun si President PBBM na nag-launch siya ng TBM. So at least kahit paano na ipaliwanag ko siya in a way na mas maunawaan ng mga manood. So hopefully next time subaybayan niyo ulit yung aking mga susunod na videos patungkol dito sa mga rail projects na ginagawa ngayon sa ating bansa. Okay, maraming salamat sa inyo. Thank you.